Ang sabi ng marami, kapag hustisya daw ang pag-uusapan dito sa ating bansa, kalimitan ay nakakamit lamang ito ng mayayaman. At kung ang nagkasala naman daw ay nasa posisyon o may maraming pera, malaki ang posibilidad na hindi lalabas ang katotohanan at maililibing na sa limot ang mga nangyari. Ganito ang sinasabi ni Rochelle Barameda tungkol sa pamilya ng dating asawa ng kanyang yumaong kapatid na si Ruby Rose Barameda. Natagpuan itong nakalagay sa loob ng drum, sinemento at nakatali pa ang makamay. Pero bakit nasabi ni Rochelle na ang pamilya ng dating asawa nito ang may kagagawan sa pagpaslang ng kanyang pinakamamahal na kapatid? At sino ang itinuturo nilang mastermind sa mga nangyari? At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang mga Barameda Sisters ay mga pinagpala talaga pagdating sa itsura at kaseksihan. Magaganda ang mga mukha at may magagandang hubog ng katawan. Sa dalawa, si Rochelle ang nahilig sa mga beauty pageants pero hindi siya masyadong pinalad na makakuha ng title sa mga malalaking competition. Pero kahit magkaganon pa, sumikat naman ito bilang modelo at naging leading lady noong dekada 90. Si Ruby Rose naman ay nahilig din sa mga pageant, pero maaga ito nag-asawa at nagkaanak. Hay naku Ruby, kung hindi ka nag-asawa kaagad, malamang sisikat ka din kung nag-artista ka, sabi ni Rochelle sa nakababatang kapatid. Hay si ate naman oh, kung hindi ako nag-asawa, wala ka mga pamangkin na magaganda at gwapo. Kaya lang hindi na talaga kami magkakasundo ni Third, kwento naman ni Ruby sa kapatid niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi halos hindi na ako makalapit sa mga bata. Hayaan mo na lang, magpasensya ka na lang muna. Makipag-usap ka kaya sa kanya. Ilang beses na nga ako ate sumubok. Ayaw nga nila ako lumapit sa mga bata. Lalo na galit sa akin nung nagsampa ako ng kaso para sa custody ng mga bata. Ano ba naman kasi ang naisip ko? Alam ko naman na hindi ako mananalo pero tinuloy ko pa rin. Nagsisisi namang sabi nito sa kanyang kapatid. Simula kasi na magkahiwalay sina Ruby Rose at ang asawa niya si Third, hindi na niya nakakasama ang mga bata kahit saan. Kung gusto niya makita ang mga anak niya, ay kailangan niya pa maghintay ng scheduled visit niya na mandated pa ng korte. Hindi basa-basa ang pamilya ng napangasawa ni Ruby Rose. Nabibilang ito sa mga kilalang negosyanteng pamilya sa Navotas. Ang Buena Suerte Jimenez Fishing and Trading Corporation ay isa sa mga fishing business sa lugar at marami ang nakasalalay dito na kabuhayan. May sarili silang fishport kung saan dumadaong ang lahat ng mga huli nilang isda gamit ang kanilang sariling mga barkong pangisda. Hindi nga lamang nagtagal ang pagsasama ng dalawa. Naging masalimuot ang relasyon nila. Kaya noong 2007 ay tuluyan na nga sila nagkahiwalay. Umalis ng bahay nila mag-asawa si Ruby pero ang mga bata ay naiwan sa poder ng kanilang ama. Dahil desperadong makuha ang mga bata, ay nagsampa ng custody case si Ruby Rose pero hindi niya napanalo ang kaso. Pero ang ginawa niya ay lalo naglagay sa kanyang relasyon sa mga anak niya sa alanganin. Ilang beses ko na ba sinabi na hindi ko bibitawan ang karapatan ko sa mga bata? Karapatan ko makita sila. Galit na sabi ni Ruby sa dating asawa nang harangin siya nito nang pumasok siya sa bahay nito. Ipinahiya mo kami pagkatapos ikaw pa ang matapang. Hain ako Ruby Rose, kailan ka ba matututo? Sige, pagbibigyan kita ngayon, magpakasaya ka. Hindi mo kasi dapat ginawa yun. Umiiling na sabi ng dating nitong asawa sa kanya. Kahit alam ni Ruby Rose na ayaw ng pamilya ng dating asawa niya na makipagkita pa siya sa mga anak niya, pumupunta pa rin ito dahil nararamdaman niyang lumalayo na ang loob ng mga bata sa kanya. Kaya kahit halos pagtabuyan siya kada punta niya doon, ay tinitiis niya lang ito. Kagaya ng huling dalaw niya noong March 2007.
Nagpaalam si Rubiro sa magulang niya na pupunta siya sa bahay ng dati niyang asawa noong March 14. Pero hindi na ito nakauwi. Ilang beses tumawag ang pamilya niya sa kanya, pero hindi na ito makontak. Nagpunta na rin sila sa bahay ng dati nitong asawa, pero wala din si Ruby Rose doon. Hanggang nagdesisyon ng pamilya Barameda na i-report na sa pulisya ang pagkawala niya. Ilang beses din humarap si Rochelle sa media para humingi ng tulong para mahanap ang kapatid niya. Pero wala talaga sila nakukuhang impormasyon kung nasaan na ito. Imposible naman kasi itong basta na lang mawala. Hindi rin ito alis na hindi kasama ang mga anak niya. Nararamdaman ko talaga na may masamang nangyari sa kapatid ko. Tulungan niyo naman kami, pagmamakaawa ni Rochelle sa TV. Pero walang lumabas na balita kung ano ang nangyari sa kanya. Ang ikinasama ng loob ng pamilya nito ay nadagdag na ito sa nakatambak na cold cases dahil sa kawalan na impormasyon. Pero makalipas ang 2 taon, nagulat na lamang sila nang may sumulpot na bagong karakter sa kwento at nagsabing may nalalaman siya tungkol sa pagkawala ng dating asawa ni Third Jimenez. Ang nasabing tao ay si Manuel Manero, isa umano itong dating tauhan ng mga Jimenez at may direkta siyang kinalaman sa pagkawala ng biktima. Ituturo ko kung saan bahagi sa dagat ang Navotas mahanap ang isang drum. Ipasisid nyo na lamang ito at masasagot lahat ng mga tanong nyo tungkol sa nawawalang babae na si Ruby Rose Barameda, sabi pa ni Manero. Agad namang rumisponde ang otoridad sa ibinigay na impormasyon ni Manero. Laking gulat nila na may makuha nga silang isang steel cabinet sa ilalim ng dagat sa mismong lugar na itinuro ni Manero. Hindi man lamang sila nahirapan halugugin ang malalim na karagatan na sakop pa na pag-aari ng mga Jimenez. Kinabahan na ang mga nakahanap sa steel cabinet sa kung ano ang makikita nila sa loob, kaya maingat nila itong iniangat at sinubukang buksan nito. Pero hindi nila inakala na mahihirapan sila sa pagbubukas dito. Hindi nasabi ni Manero na sinemento pala ang loob ng steel cabinet, kaya mas natagalan sila sa pag-abot sa gitnang parte nito. Makalipas ang ilang oras ay nakaabot na rin sila sa katawan na puno ng semento. Base sa posisyon nito ay nakatali pa ito bago binuhusan ng semento. Malamang ay ginawa itong pabigat para hindi umangat sa tubig. Nang tuluyan na matanggal ang katawan sa pagkakasemento, ay agad itong dinala sa forensic pathologist para alamin kung ano ang ikinamatay ng biktima. Isa na namang nakakagulat na revelasyon ang nalaman ng lahat. Ang ikinamatay ng biktima ay suffocation. Ibig sabihin ay nagtiis talaga ng sobra ang biktima bago ito nawala ng buhay. May nakalagay na plastic sa ulo nito. Habang naghihintay ang lahat sa resulta ng autopsy, magkabila ang press conference ang naganap. Ang pamilya ni Ruby Rose ay nanawagan ng tulong sa kung sino pa ang may alam sa mga totoong nangyari. Ang dating asawa naman nito ay nagsabi na sigurado siya na hindi ito si Ruby Rose. Ibinasi niya raw ito sa kanyang gut feeling at nararamdaman niyang buhay pa nga ito. Baka may sinamahan lang itong lalaki. Iba kasi talaga ang mga desisyon ni Ruby sa buhay. Basta na lamang umaalis ang bahay kagaya na nangyari sa pagsasama namin. Kwento pa neto. Mariing itinanggi ni Third na may kinalaman siya o sino man sa pamilya niya sa pagkawala ni Ruby Rose. Sinabi pa neto sa interview, kahit na humingi ng tawad ang dating asawa niya at pinatawad niya umano ito, ay patuloy pa rin ito sa kanyang mga extramarital affairs. Hindi ito nagustuhan ng pamilya ng biktima, kaya isang emotional na Rochelle ang humarap sa media para kontrahin ang sinabi ng dating bayaw. Totoo naman na nagkaroon ng karelasyon ang kapatid ko dati, pero naayos na nila yun. Pero huwag niyang babaliktarin na dahil sa relasyon na kapatid ko ang rason kung bakit umalis ang bahay nila ito. Tapos na yun, pinatawad na niya ito noon. Pero kahit nagbago ang kapatid ko, sinasaktan niya pa rin ito. Pero nanindigan si Jimenez sa kwentong binitawan niya. Humingi na nga siya ng tawad noon
At kahit nakakainsulto, pinatawad ko pa rin siya para sa mga anak namin. Pero nang makita ni Marga na may kasama na naman siyang ibang lalaki at magka-holding hands pa sila, kinumpronta ko siya. Nadagdag pa sa away namin ang nawawala niyang alahas, kaya nauwi sa pag-alis niya sa bahay. Sunod-sunod na sabi ng dating asawa ni Ruby sa mga interview. Sagutan ng mga bintang at rason ang naririnig sa magkabilang panig habang naghihintay sila ng resulta ng autopsy. Pero nang lumabas na ang resulta, ay gumuho ang mundo ng pamilya Barameda. Nasa kamay pa ng otoridad si Manero at kinuha na ang kanyang buong salaysay tungkol sa kanyang nalalaman. Ayon sa kanya, isa siya sa pumaslang kay Ruby Rose sa ilalim ng utos ng pamilya Jimenez. Pero ang direktang kontak nila ay ang ama ng mga Jimenez na si Manuel Jimenez Jr. Grabe kasi talaga ang galit ni Sr. Manuel kay Ruby dahil napahiya ito sa makakilala nila na magsampa siya ng kaso para sa kustudiya ng mga bata. Kaya pinatawag niya kami nina Ireneo Fernandez, Norberto Ponce at Leonard Spike Descalzo sa laysay ni Manero. Iniutos niya kidnapin namin si Ruby at siya mismo ang nagsabi sa amin kung saan namin ito pwedeng abangan. Ang usapan umano nila ay magbabayad ng tig 50,000 para sa bawat isa sa kanila para sa trabahong ito, at ang nagbigay naman ng pera ay si Lope Jimenez, ang may-ari ng Buena Suerte Jimenez Fishing and Trading Corp. Maliban sa isiniwalat ni Manero tungkol sa nangyari kay Ruby, sinabi din niya hindi ito ang unang pagkakataon na may pinaligpit ang pamilya Jimenez sa kanila. Si Lope umano ang palaging merong target, maaring kakompetensya niya sa negosyo o personal na kaaway. Sa kanya na pagdaanan, umabot na umano sa 5 ang kanilang napaslang at inihulog sa malalim na parte ng kanilang fishport. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Manero, walang ginawang otoridad para alamin kung totoo nga ba ang mga sinasabi nito tungkol sa ibang mga biktima. Ipinagpipilitan ng pamilya Barameda na suriin kung may katotohanan ba ang sinasabi ni Manero, dahil totoo naman ang unang sinabi nito tungkol sa kung saan mahanap ang kapatid niya. Imposible namang malaman ito ni Manero kung wala talaga siyang kinalaman sa krimen. Pero hindi ito ginawa ng aksyon. Basta ang sinasabi nila ay nag-iimbestiga sila at naghahanap ng ibang mga ebidensya na makakapagturo sa totoong pumaslang kay Ruby Rose. Halos maubusan na ng lakas ang buong pamilya ng biktima dahil hindi nila alam kung ano pang mga ebidensya ang hinahanap na makapulisan. Hindi pa man lumalabas si Manero ay ang dating asawa na talaga ng biktima ang pinagdududahan nila. Idinagdag pa ni Rochelle, kaya din daw ipinaligpit ng pamilya Jimenez sa kanyang kapatid ay dahil may mga nalaman din ito tungkol sa mga kalakaran nila sa negosyo. Naniniwala umano ang pamilya Barameda na may mga illegal na mga transaksyon na mga ito at nalaman ito ni Ruby, kaya siya pinatahimik. Nagsampa pa rin sila ng kaso laban sa mga pinangalanan ni Manero. At habang ginagawa nila ito, ay naghahanda rin sila sa libing ni Ruby. Umabot pa sila sa punto na nagpatulong sila sa DSWD dahil gusto sana nila makasama ang dalawang anak ni Ruby para may ihatid ang nanay nila sa huling hantungan. Pero hindi pumayag ang pamilya Jimenez. Ayon kay Third Jimenez, napaka-traumatic sa mga bata ang ganitong sitwasyon. Ganun na rin lang ang sinapit ng ina nila. Gusto pa nila makita ito ng mga bata. At pagkatapos, may maririnig pa ito na kung ano-anong kwento. Iniiwas lang namin sila sa isang pangyayari na makakapagbigay na hindi maganda sa kanila. Walang nagawang pamilya Barameda kundi ilibing na lamang ito. Sa umpisa ay mataas ang moral ng pamilya at ang mga sumusuporta sa kaso ni Ruby Rose. Pero ang usad ng kaso ay napakabagal. Ang nakakagulat ay bigla ding nawala ang kaisa-isang witness nila na si Manero na nasa Witness Protection Program. Pero bago ito nawala, ay binawi nito ang kanyang unang statement sa kanyang testamento. Mula noon ay hindi na mahagilap kung nasa na ito. At nang inilabas na ang desisyon ng korte, makalipas ang 10 taon, acquitted ang lahat ng mga suspect.
Ayon sa korte, acquitted ang lahat dahil nagkaroon ng dirt of evidence on record nang bawiin ni Manyero ang kanyang unang statement noong 2013. Nauwi rin sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Walang naibigay na hustisya para sa babae na sinemento sa loob ng drum.